Oh, lalakad na ang boot. Dahil niloko to. Huwag kami maiwan dyan. Dahil na. Naman namin gusto mong sila nitong bus eh. Ito yung ticket nyo. Oh, transfer na ho kayo! Pakalan mo yung ticket nyo. Oh, ayun na yung bus. Parating na ho. Oh, ito na ho kayo masakay. Mama, para! Mama! Para! Sasakay ka ba? Aalis na kami! Huwag mong sayaan ang buhay mo! Kasalanan magpakamatay! Ah! Hindi ako magpapakamatay! Kinukuha ko yung pera ko pero dalpaka na meron ko! Wala na! Wala na! Lumipad na! Pakilang! Sandali lang! Look, akala ko nakakatulong ako. Dahil akala ko magpapakamatay ka. Ngayon, hindi ka pala magpapakamatay. Nagkamali ako. I'm sorry. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Andito ho ba si Vilma Alindogan? Ako yun. Sino sila? Ako si Ana Cordero, yung pinadala ho ng Torres de Malanta Ad Agency. Ah, oo. Yung pinabook ni Mrs. Sonia Cruz. Oho. Di ba dalawa kayo? Asan yung isa? Si Nini Velasco. Wala pa ho ba dito? Wala pa eh. Pwede ho bang makigamit ng telepono ninyo? Tatawag lang ho ako sa cellphone. Babayaran ko na lang ho. Oh, sige. Ilagay mong gamit mo dyan. Mukhang babagsak ka na eh. Grabe mabiyahe. Oo.
Nasiraan ko kasi yung bus na sinasakyan ko eh. Napeste pa ako ng isang malaking unggoy. Unggoy? Oo. Manong B. Alex, yung in-order mo mga antik na sa loob na. Mamili ka na lang kung anong gusto mo, ha? Salamat, Manong B. Ikaw na naman. Magkakilala na kayo? Hello? Nini, asan ka? Bulacan? Anong ginagawa mo sa Bulacan? Nini, mag-isa lang ako dito. Nini naman eh. 35 years old na yung boyfriend mo. Siguro naman kaya niya nang alagaan yung sarili niya, no? Yan ba yung sinasabi mong nakikwento mo kanina? Mukhang mabait naman eh. Eh, ano ngayon? Maganda pa. Eh, kasi nga... Eh, may malaking unggoy kasi dito eh. Oh, siya, sige na. Sige na. Goodbye. Maganda? Siguro. Mabait? Ewan ko. Manang V? Manang V? Manang V? Alas 8 pa lang ng gabi. Tulog ng mga tao dito. Hindi ka rin ba makatulog? Naiinitan ka ba? May pangalan ka ba? Ang pangalan mo ba ay... Leona? Nag-iinis ka ba? Oo. Natatakot ka ba? Hindi. Bakit ako matatakot eh? Aso lang yan. Kasi ang paniniwala dito, lalo na sa probinsya, na kaya umaatungal ng ganyan ang aso, kasi may nakikita daw tong multo. Sige. Mauna na ako.
So, Sandy, kailan ang balik mo? 2 months? Akala ko ba sandali lang kayo ng pamilya mo sa States? Ah, I see. Oo naman, I miss you. Namimiss kong kakulitan mo. Sandy! Good morning, Manang! Good morning. Halika, sabayan mo na kami ni Alex. Sino naman ang makikita ko dito? Di bala na ho, Manang. Dito na lang ho ako. Oo, oh, yeah, sige. Ayaw mo dito? Yeah, okay lang ho ako dito. Yeah. Oh, sige. Sige, Manang, saan mo may ATM dito? Okay. Ah, lang sa kanto. Sige, hello. Hello. Alam mo, ginawan kita ng tsokolate para isabaw mo sa sinangag. Naku, Manang, nagda-diet ako. Tataba ako dito eh. Hindi. At, teka, meron pa. Ano yan, Manang? Authentic. Vegan ang langgonisang ito. Tinusta ko para masarap. Naku, salamat ho, Manang. Ah, tsaka Manang nga pala yung direction sumamaya papunta sa palengke. Ah, siya nga pala. Ah, pinakiusapan ko si Alex na samahan ka sa palengke. Dahil taga rito yan. Hindi kayo lulukohin sa presyo. Ho? Pumayag din siya na itur ka sa Ilocos. Ano ho? Total, maglilibot din naman siya. Manong sumama ka na. Para masulit naman ang bakasyon mo rito. Di ba, Alex? Okay lang ho. Eh, Manang? Manang, kung ayaw niya, huwag niyo na hong pilitin. Oo nga, Manang. Di bali na lang. Total, kaya ko naman ako mag-isa eh. Tsaka isa pa, uwi na rin naman ako bukas. Sobra namang pagpapagilty yan. Manang, pakisabi ho sa kanya na baka nakakalimutan niya, ako yung binugbog. Binugbog mo siya? Manang, pakisabi ho sa kanya na baka nakakalimutan din niya na ako ho ang nawala ng pera. Kinuha mong pera niya? Manang, pakitanong sa kanya kung magkano yung perang nawala at babayaran ko na lang. Pakisabi na lang ho na hindi ako tumatanggap ng kahit na ano galing sa isang aroganteng unggoy na kagaya niya. Arogante? Tumulong ako, sinampal ako. Binugbog na ako, nagsorry pa ako. Arogante pa ba yun? Manang, pakisabi ho sa kanya na hindi ho ganun kaganda yung tono ng boses niya nung nagsorry siya. Galit, galit at mayabang. Sincere bang sorry yun? Teka muna. Sobra na yata. Sobra, bakit? Totoo naman ah. Ako na nga ito nagsorry. Ba't ang dami mong reklamo? Alam mo, hindi eh. Masyadong kasi pa kailan meron. May inabot ka. Hindi. Tama na. May ako na nahulog ka. Paano ko nahulog ka? Kasalanan ko pa. Eh, ano kayo kung hulog? Paano ngayon? Sandali ako! Okay, look. Nangyari na ang nangyari. Pareho natin di ginusto, pareho tayong naperwisyo. Pareho tayong nagbabakasyon. Taga rito ko. At ayokong sabihin na basos kami mga Ilocano. Kaya willing ako na bayaran kung ano man ang nawala sa'yo. And to make peace with you. I'm Alex Medina. Wala akong pakialam! Naku, bakit ako? Sino? Pareho tayo ng babakasyon, pareho tayo ng perwisyo, willing akong bayaran kahit magkano na wala sa'yo. Ay, naku, akala mo ko sino? Hindi. Hindi ko siya paproblemahin. Hindi ko siya paproblemahin. Nakakainis talaga siya! Nakakainis! Doggy. Tiger, sit. Anong nangyari diyan? Tiger! Pasok! Teka muna! Ah!
Salamat, ah. Now, can we start again? I'm Alex. Anna. Gusto mo yan? Hindi. Napansin ko, lahat ng binibili mo para sa pamilya mo at ka-opisina. Okay lang ako. Tsaka isa pa, hindi ko naman kailangan to eh. Kaya nalakapay. Magyaman ak, takay kayat yo, apo. Ana, okay ka lang ba dito? Oo. Alam mo, ang ganda-ganda naman itong mga to. Maganda na, mura pa. Alam mo, sa Manila, doble ang presyo nitong mga to. So may nabili ka na? Oo, ito. So, halika, pabalot na natin. Manong, pakibungan mo man. Akin na, Ana. Akin na to. Ay, hindi. Kasama to. Kasi lalagyan ko to ng mga flowers para sa mami mo. Sa mami ko? Ilang taon na siyang wala? 6 years. Hindi ka pa nakaka-recover? Siya lang kasi nakakaintindi sa akin eh. Kaya kapag may problema ako, or whenever I get the chance, umuwi ako dito. Eh, ang daddy mo? Si Papa? Siguro kung naging matinong tao siya, buhay pa siguro si Mama. Ever since I can remember, wala siyang binigay kay Mama kundi sama ng loob. Kasi lahat ng pasok ang business ni Papa, palpak. Kaya naubos ang pera ni Mama sa kababayan ng mga utang niya. At kung ano man ang natitira sa pera namin, inuubos ni Papa. Ngayon wala na si Mama. Weird, no? Weird kung bakit nasasabi ko sa'yo lahat ng to. Di ba nga sabi nila, mas madali daw magsabi sa isang taong hindi mo kakilala. Kasi, hindi ka nito kilala. Di ba? Ang labo mo. Ang tipid mo naman sa kwento. ako, halos lahat ng sikreto ko, nasabi ko na sa'yo. Sige na nga, magkikwento na nga ako sa'yo. Nung bata pa kami ng kuya ko, nag-aaral kami sumakay ng bisikleta. Kaya lang, mas una ako natuto sumakay sa kanya. Tapos minsan, hinabol kami ng aso. Bigla ba naman siyang umangka sa akin, tapos nahulog siya kasi ang bigat-bigat niya eh. Kaya nung nahulog yung kapatid ko, iniwan ko na lang siya kasi natatakot ako sa aso eh. Kinagat siya? Hindi. Hindi. Nilagpasin lang kami ng aso eh. Nagarat sa'yo ang kuya mo. Hindi. Hindi na namin pinag-usapan yun. Pero, pag naalala ko yun, nagigilty pa rin ako. Kaya magmula nun, sinumpa ko na sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ko na uli pababayaan ang pamilya ko. Sinabi ko rin noon na hindi ko na uli iisipin ang sarili ko. Bago sila. Yun! Yun ang kwento ni Anna. Ayusin muna natin ang inyong mga bandana. Ayan, ang damit. Ayan, ayan. Sandali. Okay, game! Okay! Okay. 1, 2, 3! Yeah. Wow, ang dami naman yan! Oo, oh, siyempre, special dito ng Ilocos. Talaga? Empanada? At ito, okoy. Wow! Ayan, tayo! Tara! Ay, sandali! Suka! Teka, sandali, Anna! Sandali, kukuha lang ako! Pahingi ng suka po! Sandali ka. Ay, manang palo, ah!
Sinadya yan. Sinadya yan ng mga yan. Hindi yan ginagalaw? Sige ha. Sige, dito na lang po kami. Yeah. Ana tayo na. Sandali lang. Oh, abayo mo. Nakakatuwa. Sa gilid, sa gilid. Saan to? Bagong kasal na maghahani mo dito sa lads ko. Bagong kasal? Wow! Pati sa pagsasalita, magkasabay na kayo ngayon, ha? Ang ibig sabihin nun, magkaisa ng isip nyo. Magkaisang isip? Kita nyo na! Oh, dinala ni Auring, in-order mo raw. Ay, o nga pala. Salamat, Manang V. Mm-mm. Ito, para may maiuwi ka naman para sa sarili mo. Salamat, ah. Mm-hmm. Sige. Ipababa ko muna yung mga panggamit, ah. Alam mo, matagal ako nagsilbi sa mga Lacson bago ko napundar ito. Kaya, kilalang kilala ko na yan si Alex mula nung bata pa siya. Ngayon ko lang nakitang masaya yan simula nang mamatay ang kanyang ina. Ngayon lang, nung makilala ka niya. Sandali lang, ha? Hello? Sandali lang. Sandra Piloso daw. Kanina pa ito tawag ng tawag, eh. Hello, Sandy. Hi, how are you? Ha? Huh? Ah, hindi ko kasi na-charge yung cellphone ko, eh. Yeah, I've been going out. Sino? Ah, yeah. She's someone I met here. Ha? Huh? Manang, ano? Aakyat na ho muna ako. Ikaw talaga? Oo. Anong kalokohan? Wala akong ginagawang kalokohan. Oo naman. Of course, I miss you, okay? O, kailan ang balik mo? Anong oras ang alis mo bukas? 6:30. Eh, bakit ayaw mong ihatid kita? Ayaw mong ibigay sa akin ang address mo? Buong phone number mo? Kahit na buong pangalan mo? Eh, kasi nga, di ba komplikado ng buhay mo? Komplikado na rin ang buhay ko. Mas mabuti na yung mamiss kita kesa naman umabot pa sa hindi nakatagos makita. Yung isang magandang panaginip, mauwi pa sa bangungot. Wow!
Lalim nun ah. Di ko yata makuha yun. Kasi... Kasi... Baka may love ka sa akin. Baka may love din ako sa'yo. Problema ba yun? Hindi ba? Dito kasi pwede kang mangarap eh. Pwede kang maniwala. Kasi hindi naman totoo. Pagbalik natin sa Maynila, babalik tayo sa kung anong totoo. At sa kung anong totoong tayo. Baka wala tayong lugar para sa isa't isa sa totoong buhay. Sige. Mauna na ako. Mag-impake pa kasi ako eh. Mag-iingat ka ha. Huwag mo kakalimutan kumawa. Miss kita. Sa lahat naman ng mga katangang-tangahang tanga, ikaw na ang pinakagaga. Ikaw na ang pinakawalan pa. Tsaka, yan ang eksaktamento ng mga dialog ng mga nagmamatandang dalaga. Eh, paano kayo patawag ako ni Tita Esther sa Amerika? Eh, di long distance love affair. Ay, naku, Nini, mahirap yan, ano? At saka isa pa ba kami girlfriend na yung tao, eh? Eh, paano ka naman nakakasiguro? Eh, hindi ka naman nagtatanong. Kasi, nagsiselos ka. Uy, hindi ah. Tutulaga. Good morning, everybody! Anna! Hello! Oo, kahapon lang. Hey, hi. Hello. Mabuti. Uy, let's see friend, dalawa let's see friend mo ha. Girlie, hindi ka bayad mo na. Anong tsaka na dugits naman yan? Ay, kaya. Eto, let's see friend. Dalawa ko na mo let's see friend. Dalawa sa'yo? Tatlo? Pare, matraffic papuntang Kanlubang. Dalawang properties pa i-appraise natin. Tsaka pare, kailan natin itatay yung ano, yung restaurant natin? Commercial lot lang ang meron ako. Pare, hindi ko kaya yung equity na hinihingi ng banko. Sabi ko naman sa'yo, si Sandy ang sagot sa pangarap mo eh. Ulul! Hindi mo na kailin yung pamilya mo! Hindi totoo yan! Magsisikap naman ako! Ano ba kayo? Nakasabihin mo talaga ito ka siga! Tumahimik ka nga dyan! Mahabang panahon na ako ng PT sa'yo! Ayoko na! May ara mo na wala kakilain dito! Tama na, Jojo! May ara mo na wala nagkat sa akin! Oo, oh, wala! Pero ano, lahat ginatapos sa inat kapatid mo! May naghirapan ni Ana mapasok sa trabaho na yon. Pero binaliwala mo lang! Kuya, nag-resign ka? Kasi naman, napakalayo naman eh, Leti. Sige na, ikabihan niyo na naman! Huwag mong papasusin ang nanay ko, ha? Kuya, tama na! Eh, kuya! Natumigil lang nga kayo! Kuya, ba't ka nag-resign? Jojo! Jojo, anak, sandali! Jojo! Thank you.
Kumain ka na ba? Oo. Dumaan dito kaninang tsusenon mo ah. Kinakausap lang kayo ng pamilyang niyang pag may kailangan sila. Dahil kung wala, basurang tingin nila sa atin. Mukhang interesado rin sa lupa mo eh. Hindi ko nga ipinagbibili. Magpapatayo ka ng restaurant ko doon. Anak, saan ka kukuha ng pera? Kung hindi niyo ipinatalo ang pera natin sa sugal, sana noon pa lang, nakapagpatayo na ako ng negosyo ko. Pero huwag ka mag-alala pa. Gagawin ko lahat, matupad lang ang pangarap ko. Balang araw, may pagmamalaki rin ako ni Natiyo Sinon. Sasabihin nila na isa akong tunay na lakson. Dahil mana ako sa ina ko. At hindi sa inyo. Maghahanap tayo ng peach dress na medyo spaghetti strap ng konti, tapos papartra natin ng off-white na high-heeled na shoes. O, di ba? Kasi ganda talagang dalaga ka na. Ate, thank you talaga, ha? Ay, naku, paano pang nag-little sister kita, no? O, ano pang gusto mo? Gusto ko ng bag. O, badges. Promo naman, eh. Sige. Halika dito. Dito, ate. Asan, ito, tong gold. Maganda to, oh. Eh. Kasi, para matedo ka nito. Rina, hindi nagbabagay ang gold sa peach ng damit. Ano pa? Eto, itong beige na kunin mo. Sige. Asan, so ka tayo matabilis. O, sige na nga, ayan. O, ano, Akasha? Ewan ko. Ay, Diyos ko, maliit. Akin na. O, size 6 ka, di ba? O, miss. Miss. Miss, size 6 ka nito, please. Sandali lang. O, size 6, ha? O, magsukot ka pa na iba. Sige na. O, to, maganda to. O, sige, diba? May bakal ito pa to. Ito pa, o. Ang dami dito, ate. Dito na lang talaga ako bibili. Wala rin. Alex. Mamili ka lang, Sandrina. Mamili ka lang. O, sige, ate. Wala ko ba ayaw mo magka-girlfriend? Ayoko nga. Kung si Sandy nga hindi makalusot sa'yo, eh wala ka nang hahanapin pa dun eh. Maganda na. Matalino. Super yaman. And above all, patay na patay pa sa'yo. Aha. At diba sinabi mo kay Sandy, kung magka-girlfriend ka, it would definitely be her. Yeah, but the point is, Robin, wala nga akong panahon sa mga relationships. Sagaba lang yan sa ambisyon ko. And besides, itatayo ko pa yung restaurant ko. Natin! Kasosyo ko, di ba? Oo, natin. Kaya nga eh, problema lang ang babae. Kaya nga, kalimutan mo na lang yung anang yan. Bakit? Hindi ko naman iniisip ah. Panay nga ang banggit mo eh. Oh, come on, Robin. You know me. Ayoko ng commitment, okay? Ana! Pare! Hindi mo! Bakit? Stop the car! Pare, stop the car! Ana! Ito yung buko! Hindi na bilis! Call me at the office, okay? Ay, naku, Ana! Alam mo ba? Ngayon daw ibibigay ni Mr. Reyes ang sagot nila ng misis niya tungkol dun sa taon ako sa binibenta natin. Talaga? Kaya pag nagkataon, ang laki-laki ng commission mo. Mapunini sana nga. Oh, paano? Alas 10 pa ang appointment ko, kaya magdasal ka na. sige, good luck. Morning, girls. Hoy, Ana. Mm. May naghahanap nga pala sa yung cute na lalaki. Kakaalis-alis lang. Sino daw siya? Alex. Alex Medina. Pero sinabi ko, wala ka pa. Kaya bumalik na lang siya. Ay, oo nga pala. Pakiremind mo na lang din si Mrs. Cruz tungkol din sa meeting niya mamaya, ah. Mamaya, na movie ng 4. Ana! Thank you.
Hi! Nagpunta ako dito kasi, sa'yo to, di ba? Ibabalik ko to sa'yo. Naiwan mo kasi sa restaurant sa Pangasinan. Eh, tatanggalin ko sana, teka. Ayun, naiwan mo kasi, kaya ito, tinago ko muna, eh. Kasi, Cordero, 22 years old at graduate ako ng FEU, commerce akin ako. Secretary ako ngayon at pangalawa ako sa tatlo magkakapatid. Pulis ang tatay ko noon at ang nanay ko naman tindera ngayon sa palengke. Ayun, nakita ko na sa'yo lahat. Kontento ka na? Baka gusto mong isulat ko pa. Hindi, memoryado ko na. Memoryado mo na? Oo. Oh. Hiningal ako na. Dessert, sir? Ah, yes. Isang chocolate mousse, blueberry cheesecake, mango cream pie, strawberry sundae, banana split, mango juice, orange juice, guyabano juice, at kung anong juice pa meron kayo. Okay. Yes. Will that be all, sir? Ah, tubig. Maraming tubig. Ang dami naman nun. Okay yun. Para mas matagal pa kitang makasama. Pagkatapos ba ng gabing ito, mananaghihip na lang ba uli ako? May alam ko pa si tricycle? Tinan niyo ba ang tatlong patuloy? Tignan mo ito! Tinan niyo! Ang ganda, no? Tignan niyo, Inay! Ganda! Atin to, Inay! Paadarin ko to, paadarin ko to! Ay, tricycle ka na! Ano, maraming pag-iingatan mo, ha? Tayo, ano? Tricycle mo, ha? Makawakan mong kay Ana. Magniwala kayo, Inay! Nagbago na ako! Totoo! Oo! Ang ganda, di ba? Ay, grabe! Grabe sa akin siya, Ana! Nagbago tricycle na ako! Judge, likot-likot. Wala yan, no? Likot, ang batang to. O, ito, Alex. Ay, oho. Para naman matikman ng papa mo ang leche plan ni Ana. Maraming salamat o, anak, po. Ikaw nang bahala dito, ha? Oo, ano Anay. Naku, patutulugin ko na. Wala nang ginawa to kundi magkalat. Sleep na. Ay, Ana, tulungan na kita. Eh, hindi, sige, huwag na. Okay lang ako. Okay lang, no? Oh, sige. Ay, nako. Gulo-gulo ni Judgy, ano? Nabasa ka ba? Ah, hindi. Okay lang. Pasensya ka na sa pamilya ko, ang kulit-kulit. Nakakatuwa nga, eh. Actually,
nakakaingit ang closest nyo. Pag kinakarga mo si Jaji, naalala ko nga mama ko eh. Siguro, masarap ka mag-alaga. Siguro, masarap ka maging nanay. Masarap mahalin. Pat, naghahanap ko ba ng nanay? Hindi. Nang mamahalin. Di ba may girlfriend ka na? Ako? Yung kausap mo sa Ilocos, si... Sino ba yun? Sandy? Hindi ko girlfriend si Sandy. Barkada lang kami. Sandali lang, ha? Paano ni si Sandy? I'll just have to tell her. When? Soon. You think? Look, Robin, stop making me feel guilty. There's nothing going on between me and Sandy. Wala kaming commitment sa isa't isa. Masasaktan siya. Pare, I don't really expect you to understand. What do you mean? What do I mean? You've never really fallen in love. Kapag nakita mo na ang babaeng gusto mong pakasalan, maiintindihan mo rin ako. Hey, Alex! Hi, sweetheart! Sandy! I knew it! Miss me! Hi! How are you? Alam ko, hindi niyo ako nagkis na hindi sundo yan, hindi ba? Hey, Robin, I'm home! Hi! Hinihintay tayo ni mommy at daddy sa Manila Ben for lunch. Baka hindi ko makasama. Medyo masama pakiramdam ko. Oh, please, even just for a while. Please, I missed you, sweetheart. Please. Yeah, okay. Yes, all right, let's go! Ate, sa linggo ah, sigurado na yon, Tagaytay. Diyos ko naman, Rina, 10 beses ko na yata naririnig siya yung Tagaytay na yan ah. Alam niyo ba yan si Rina? Napabalitan niya niya sa buong barangay yung tungkol dyan sa outing na yan. At saka, hindi mo ba alam na si Alex ay gusto pa niyang tawagan at kulitin? Nako, Rina. Hiya na wag na wag mong gagawin dahil may sakit ang kuya Alex mo ngayon. Baka mamaya mag-peanutpay sa kakakulit mo sa kanya. Hoy, Ana, sulatan mo na ulit Tita Esther mo, ha? Baka nagbukas ng video shop noon. Sayang din naman yun, anak, eh, ha? Oo, Nay. May naghahanap po kay Sir Alex. Kay Sir Alex po may naghahanap. O di tawagin mo. Magandang araw ho. Magandang araw naman. Ako si Ana. Ana? Ma! Yung magaling gumawa ng Let's Plan. Oo. Alam mo, that's the best let's say plan I've ever tasted. Salamat ho. Ay, may dala nga ho ako eh, kasi may sakit si Alex. May sakit ba? Hindi ko alam. Teka, sisilipin ko muna ha. Maupo ka sandali. Maupo ka. Salamat ho. Aha. Ano ba sakit mo? Lagnat lang.
uminom na ako ng gamot. I just need a signature, okay? Why not tomorrow? We came here to visit him. Our morning ni Robin, huwag mong papagurin si Alex. He's really sick. Hi, sweetheart! Sandy. What in heaven's name are you doing standing up there? You should be lying in bed. Mm. Okay naman na mahawa ako. At least we'll be in bed together. And you are? Sandy, I'd like you to meet Anna. Hi. Secretary mo? Ay, no. Ako yung gumagawa ng lecture plan. Ah, really? Yeah. Nag-order kasi ng lecture plan eh. Deliver ko lang. Sige, alis na ako. I didn't know you had a sweet tooth. Natin na kita. No, it's okay. I'll bring you to Dr. Chrysostomo, okay? Sandy, we need to talk. About what? About us. And about Anna. Ang saya ng birthday mo! Joji! Joji! Happy birthday, Joji! Alex, thank you sa blowout mo kay Joji, ha? Oh, wala yun. Basta sa birthday, bro. Joji! Joji! Ito na muna yun. Matatapos na ko. Joji, tumami muna. Happy birthday! Si Alex, sige, sige. Dapat lagi natin itong ginagawa. Superman, tayo kita! Anna, tulungan na kita. Okay lang ako. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. So, pwede ka bang makusap? Marami pa akong gagawin. Ate, tutulungan pala daw ako ni Kuya Alex makakuha ng scholarship sa Lasal. Rina, kung gusto mo makakuha ng scholarship sa Lasal, trabauhin mo. Huwag mong iasa sa ibang tao. Ibang tao pa ba ako sa'yo, Anna? Ayoko lang isipin mo na pabigat sa'yo ang pamilya ko. Of course not. In fact, I'm enjoying. Hindi ko na nga maalala yung pakiramdam ng ganito na parang may pamilya eh. Pwede ka naman bumuo ng sarili mong pamilya. Talaga? Ilan ang gusto mo? Anong ilan? Anak. Nangiisulpo ka ba? Anna. Si Sandy. Hindi ko kailangan malaman. Kailangan. Dahil liligawan kita. Kaya kailangan mong malaman na walang relasyon between me and Sandy other than as friends. Alex. Pwede mo ba akong isali sa pamilya mo? O kaya bumuo tayo ng atin? Pag-isipan mo muna mabuti. Sigurado na ako. Tama na sa akin naman ang ginip. Gusto ko ng totoo. Huwag kitang halikan. Huwag mo akong sasaktan. Hindi kita sasaktan. Buong buhay kitang mamahalin. Thank you.
Napakaswerte naman niyang anak mong si Ana. Tinulungan siya ng boss niya para lamang makakuha siya ng visa. Yung samantalang si Joe Anton, nangutang pa kami. Malakad lang ang visa niya, sayang talaga. Aba, eh kung si Ana nagpunta sa Amerika, eh di hindi ka sa kanya, Gloria, ngayon. Ay, oo nga pala. Tatlong buwan lang doon ang anak ko. Ang dami nang ipinadala sa amin. Talaga? Aba, eh magsipag ka lang daw sa Amerika. Talagang padali ang pera doon. Iba-iba talaga ang swerte ng tao, no? Di ba, Celia? Mukha namang swerte si Ana mo sa boyfriend niya, no? Mukhang mayaman. Going fine. Mm-hmm. Siguro, hindi ko alam kung oras matatapos. O, game na, game na. Yeah, 7:30. Sige. Yeah, sige. Han, sino yan? Si Sandy. What, Sandy? Ah, yeah, sige. Okay, bye. Of course, kasama ko si Ana. Alam mo ikaw, ang kulit mo. Yeah, sige. Okay. Yeah, bye. Every time we come back, laging sumasakit muscles naman ni Alex sa kakakarga ng mga shopping bags ni Sandy. What she carries is her little bag. Uy, sobra ka, ha? Ito naman ikaw yung ultimate senorita. Like nung nagbakasyon tayong tatlo sa inyo sa San Francisco. Sino yung tagaluto? Ako! Mm-hmm. Sino yung tagalinis ng bahay? Si Robin! Teka muna, sino tagatapon ng basura? Si Alex! Ikaw kasi yung tipong pinagsisilbihan, eh. Pinagsisilbihan din naman kita. I mean, inaalagaan ko rin naman kayo, ah. Ako nga taga-masahe niyo, eh. Oy, ako once lang. Si Alex every night. And his favorite part was... Uy, ano ka ba? Bako nung isipin ni Anna niyan? Eh, totoo naman, eh. But Anna, did you know na massage freak yung boyfriend mo? So... Shall we start? Let's eat na. Yeah, let's start. I'm sorry. Go ahead. Ana, allergic si Alex sa unagi. Itong California mac yung favorite niya. Sandy, it's okay. What's okay? Gusto mong problema si Ana sa'yo? Alam ba yan kapag niatake na allergies niya, namamaga yung kanyang mga mata at bibig, and you have to stay with him the whole night just to make sure he takes his medicines. Oh, see? You're such a babe. Buti na lang Ana looks motherly. Di ba, Ana? Ay, oo. Super galing mag-alaga nito. Kaya mahal na mahal ko. Sans! What did your dad say about our business proposal? Well, he's interested. Talaga? Yeah, he will lend you the capital for your restaurant. All right. Pero may kondisyon. Ano yun? Kasama ako. I'll be a partner. Isn't that great, guys? The three of us together? Han? Hindi naman papayag sa arrangement, eh. Nahiya ako sa daddy ni Sandy. Bakit ka mahihiya? Ilupa mo naman yung tatayuan ng restaurant, eh. Yun yung pinaka-share mo. Kung okay sa'yo, ba't parang galit ka? Hindi ako galit. Mabuti nga yun, eh. Matutupad mo na yung pangarap mo. Eh, bakit wala kang kibo? Dahil wala akong sasabihin. Talagang ganun si Sandy. Masanay ka na sa kanya. Siguro nga. Dahil mukhang buong buhay natin nakasunod sa atin yung anino niya. Ana, kaibigan ko si Sandy. Alex, girlfriend mo ko. Oo nga. Oo nga, pero bakit sa pakiramdam ko ako nang agaw sa kaibigan mo? Sa tuwing lalabas ba tayo kasama si Sandy, mag-away tayo? Dahil sa tuwing lumalabas tayo nakasama si Sandy, pinaparamdam niya sa akin na siya tama para sa hindi ako. Na mas malalim ang pinagsamahan niyo.
na mas higit kanyang kilala kaysa sa akin. Na mas higit ang may bibigay niya sa inyo, mas bagay kayo. That's your perception. Hindi ako bulaga, talong hindi ako bobo. She reaches out to you. She makes me feel like a mistress. Nagsiselos ka lang. Oo, nagsiselos ako dahil mahal kita. Ikaw ang mahal ko, Anna. Hindi si Sandy. Ito talaga ang honey ko. Huwag ka na magsiselos, ha? Alam mo naman ikaw na ang love ko, ha? Bakit ikaw na naman ang magpapaayos niyan? Ang laki-laki na nagagastos mo sa tricycle na yan, eh. Han, pag hindi ko pinaayos yung tricycle, walang ipampapasada si Kuya Jojo. Wala siyang kikitain. At saka araw-araw na naman sila mag-aaway ni Ate Leti, eh. Kailan matututo ang Kuya Jojo mo kung palagi mong sinasalaw mga kapalpakan niya? Han. Han. Halik nga rito. Diba? Alam mo naman na mahal na mahal kita, diba? Eh, mahal na mahal din naman kita, eh. Alam mo rin naman na mahal ko rin ang pamilya mo, diba? Kasi, pamilya ko na rin sila. Eh, bakit ka nagagalit? Hindi ako nagagalit. Naiinis lang ako kasi pakiramdam ko, naaabuso ka na. Siyempre, kahit papano, masakit yung sa akin yung makita ko yung taong mahal ko na pagod na pagod sa pagtatrabaho at pagbibigay. And yet, wala naman ako magawa. Dahil ang hilig mo ako ng lahat. Minsan nga, nagtatampo ako, eh. Kasi, sa pamilya mo pa rin napupunta lahat ng oras mo. Hoy, hindi ah. Ikaw nga dyan eh. Madalas ka mag-cancel ng mga dates natin kasi palagi na lang kayo nagme-meeting nila, Sandy. Sweetheart naman, nagsiselos ka na naman eh, ha? Hindi. Naintindihan ko naman na para rin yung sa business mo eh. Mm. Kaya lang kung minsan naisip ko na sana, naging mayaman na lang din ako para ako na lang ang tutupad sa mga pangarap mo. Sweet naman ang baby ko, ha? Sweet-sweet mo naman, ba't ka ganon? Why not? Oh, pare, ba't hindi ka pabihis? Oh, bakit? Remember we have a meeting with Daddy about the restaurant na itatayo natin? Oh, shucks! Nakalimutan ko. Naghihintay na nga si Daddy sa Manila Pen, eh. Nakuhan. Okay lang ako, di ba? Next time na lang tayo lumabas. Sorry, ah. Nakalimutan ko kasi. It's just that it's really important. Okay lang sandali, ako. Sandali lang to. Mag-abis lang ako. Ihahatid kita, okay? Sige na, mag-abis ka na. Han, I'm sorry. Okay lang. Sige na. Sorry, Anna. Oh, San, ano sabi ng daddy mo sa feasibility study? He's so excited. Talaga? Of course. Believe ka na ba sa convincing powers ko? Yes! What would we do without you? Oh, Chong, Anna, ma'am, I need the memo for the conference of client. Copy yes, for Mrs. Cruz yes, and the client, ha? Yes, ma'am. No problem, ma'am. Anna, yung storyboard, the follow-up na sa creative? Oh, sige, mamaya. Gagawin ko na. Okay, thanks.
Hello, Miss Cruz office. Hello, ate. Hindi naman may karatamang. Marami akong ginagawa. Nag-overseas call kasi si Tita Esther eh. Kailangan parang na isang katulong sa video shop. Ha? Huh? Ibig mo sabihin, palalagpasin mo ang pagkakataong ito? Abay, ang dami nagkakandara pa para makarating sa Amerika. Samantala ikaw, inihahain na sa'yo ang grasya. Tumatanggi ka pa? Aba! Ano bang ipinakain sa'yo ng Alex na yan, ha? Ano bang ipinakain niya sa'yo? At kontrolado na yata niya ang buhay mo. Eh, hindi naman ho sa ganun, Nay. At ngayon, natutukan na rin maglihim sa akin. Iyan ba natutunan mo sa kanya? Nay naman. Aba, kung di pa ulit tumawag ang Tita Esther niyo, at ako mismong nakausap, hindi ko pa malalaman. At kung tsapa pang isang ito? Eh, Nay, maganda rin naman ako sa trabaho ko dito eh. At saka isa pa, maganda rin naman yung kita ko sa mga pa-business-business ko. Kahit pa paano nakakaraos rin naman ho tayo, di ho ba? Baka naman na pwedeng hindi naman na ako. Sige, Ana. Sino mas mahalaga sa'yo? Ang lalaking yun ang pamilya mo. Kung sasabihin mo si Alex ang mas importante sa'yo, kahit na magkasugat-sugat ang dila ko, kakangkating ko, titiisin ko ang sakit para lamang wala ka nang marinig sa akin. Hanggang sa mamatay na lang ako. Bakit ikaw ang laging kailangan magbigay? Bakit ikaw ang laging kailangan magsakripisyo? Alex, matanda ng nanay ko. At matanda na rin ang kuya mo. Pero nakasandal pa rin siya sa'yo. Pati asawa at anak niya, sa'yo pa rin niya inaasa. Hindi ko naman ginusto to eh. Kung hindi mo gusto, dapat ayawan mo. Alex, pamilya ko sila. Hindi ko inaalis sa'yo na mahalin mo ang pamilya mo. But shit, Anna. You have made them so dependent on you. Kailan mo may isip na inaabuso ka na nila? Kung buhay ang mama mo at malagay ka sa ganito sitwasyon, maiintindihan naman kita eh. Kung buhay ang mama ko, maiintindihan niya na may sarili akong buhay. Alex, ano ba gusto mong gawin ko? Han. Han. Paano na ako? Paano na tayo? Alex. Paano kung di ako pumayag? Anong gagawin mo? Utang na loob naman. Alex, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong papiliin. Hindi kita pinapipili. Gusto ko lang maramdaman na importante rin ako sa buhay mo. Dahil kung hindi, ano pang halaga ng relasyon na ito? Alex! Look, you've made your point. Hindi mo kayang ipaglaban. Hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa akin. Ay, Nay. Paano niyo po? Hmm.
Sans, what do you think we put the tables over here? Look, right here. I think it's better off there. Diba? Alex, tiga mo, baduy-baduy ito si Robin, oh. Alex, look at this. Ang gawin natin, parking lot? What's wrong with that? Hello? Ana? Gusto ko lang malaman mo na hindi na ako pupunta sa Amerika. Kasi importante ka sa akin. Dahil ikaw ang buhay ko. Direk, mukhang okay na yan, no? Let's put the graphics of our N-tag here. Oh, ano sa tingin nyo? Palm Olive Naturals, gandang hiyang sayo, healthier sa hair mo. Baka naman hindi magkasya yung graphics. Kasya yan, mas kita pa yung product natin. Why don't we put a background sa product? Oh, yes, yes, you're right. Edlin, uh-huh. Can you please get the file from Anna? Ano yung files daw ni Mrs. Cruz? For a while. Edlin, bilisan mo. Kailangan ko na yung files. Yes, ma'am. Huh? Ana, yung files daw ni Mrs. Cruz. Nasaan? Ito. Ano ba nangyayari? Bilisan mo. Bagal. Ano po? Oh, ito. Make me a copy of this one. Opo. Ito, Rena. Kailangan. Yes, ma'am. And this one. Itong dalawa. Mm-hmm. Okay? Tandaan mo, ah. Sige po. So, what do you think? We'll see. Nag-request na nga ako ng kopya mo, eh. Oh, good. Let's get married! Ano? Magpakasal na tayo! Kung hindi papayagan nanay mo, kahit civil wedding lang muna. Sandali. For my peace of mind! Yung alam ko na akin ka na talaga kahit na magkaluyo tayo. Pero hindi naman tayo magkakaroon ng ganun katagal eh. Aayusin ko lang natin dapat kong ayusin dito sa Pilipinas na susunod na ako sa'yo doon! Sandali lang. Ibig mong sabihin, pinapayagan mo na akong umalis, ganun? Only if we get married first. Pagkatapos susunod ka sa akin doon. Hindi ko kaya mawala ka na matagal. At inisip ko nga na siguro mas mabuti para sa ating dalawa na doon na lang tumira. Malayo sa papa ko. Malayo sa pamilya mo. Bagong buhay, bagong lugar. Tayong dalawa lang. Alex! Please say yes. Yes! 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 Alex! Anong gagawin mo sa Amerika? Magsisimula ka ulit? Pucha, samantalang ito, nandito na eh. Ayos na ang lahat, Alex. Itatayo na lang natin. We're talking about your future, man. Ano nangyari sa'yo? Look, Robin. Wala akong may sasagot sa'yo. Sa inyo. Wala talaga eh. Ang alam ko lang, my future is with Anna. Buong buhay ko, naghahanap ako ng
Ewan ko, pare. All I know is that Anna makes me whole. Alam niyo yon? She gives me the sense of belonging. Anna is my home. Sandy! I think that you're wrong for Alex. Pinapunta mo ba ako dito para insultuhin ako? Hindi. I invited you here dahil alam kong ikaw lang makakatulong kay Alex. Hinihiling mong iwan ko siya. Alam mo ba kung gaano kalaking sentimental value kay Alex na house nila? It's his only link to his mother. Alam mo rin ba kung gaano katindi ang pangarap ni Alex sa magkaroon ng sarili niyang business? Nandito ang kinabukasan niya, Anna. And he's throwing it all away for you. Ganyan kanya kamahal. Mahal ko rin siya. Kaano? Kaano mo siya kamahal para hayaan mong itapon niya ang mga pangarap niya at sirain niya ang buhay niya? Kaano mo siya kamahal, Sandy? Ibibigay ko ang lahat sa kanya. Ikaw, anong kaya mong ibigay? Ikaw pa bang sisira sa kanya? I love you so much. Kailan mo ang kasal, sir? Ah, so Wednesday na. O nga pala, ito na kukunin namin. Paki-verify na lang. Okay, sir. Thank you. Alex. Palagi mong iisipin na kahit saan ako naroon, kahit na anong mangyari, ikaw lang ang mamahalin ko na ganito. Han. Hi! Si Anna. Wala na si Anna. Umalis siya kaninang umaga papuntang Amerika. Pinabibigay niya nga ito sa'yo eh.
Mina, meron ka palang lalakarin at sana nagpasundo na lang ako sa guys, driver. Guys, ano na naman to? Hindi ako na ganito katagal. Eh siya kasi. God, Alex, you're always like that. Sans. Two weeks na ako nawala, tapos ganito, inaaway-away mo pa ako, ha? Pare, ano na naman yan? You see what I mean? Hindi pa kami kasal yan, ha? Ikakasal pala. Lagi ako last sa mga priorities mo. I'm always taken for granted. Sandy. Nakapigod ka na, ha? Hindi ka na nakakatuwa. Sobra ka na. At ikaw, ha? Stop pretending you don't even hear me. Ganda talaga, no? Oo. Hmm, ganda talaga. Bagay sa akin. Pasensya ka na, ha? Direkta ko sa down payment ng taxi yung perang pampaisa dito sa bahay, eh. Ay, kuya, ang ganda, oh. Ito sa'yo, bagay. Oo, bagay sa akin to. Ito, ayos din to. Hmm, dami talaga. Galing pumili ni ate, oh. Oo nga. Dalawang beses na ako nagpadala ng down payment para sa taxi mo, di ba, kuya? Promiso ko eh. Kailan pa kayo naghiwalay ni Ate Leti? Isang taon na. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Eh kasi natakot siya dahil nahuli siya ni Ate Leti na may babae siya eh. Tumahimik ka nga! Ayaw ka na namin bigyan ng problema eh. Wala ka rin naman magagawa. Talaga, sigurong wala na akong magagawa pa para sa'yo, kuya. Ana! Anong ibig mo sabihin? Ipinamumukha mo bang lahat ng binigay mo sa'kin? Hindi, kuya. Lahat ng ibinigay ko sa'yo, tulo ko sa'yo lahat yon. Pero hanggang kailan ka natutulungan ko, ikaw mismo, hindi mo magawa ang tulungan ng sarili mo! Ang yabang mo na! Tama na yan! Akala mo kung sino yan, eh! Pagkaya nakarating lang ng Amerika! Nagtrabaho ako sa Amerika, kuya. Kumain ako ng gusto para mabigyan ko kayo ng magandang buhay dito. Pero wala pa rin nagbago. At siguro nga, kahit na anong gawin namin sa'yo ng ina, hindi ka pa rin magbabago hanggat alam mong nandito kami na nasasandalan mo. Huwag ka mag-alala! Mabayaran ako lahat ang utang ko sa'yo! Tama na sabi! Jojo! Nay, pabayaan niyo siya. Hayaan niyo naman matutuwa ang kuya. Pagbigyan niyo naman ang sarili niyo mabuhay para sa sarili niyo. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na. Nalulungkot yung bata. Wala na kang ginawa sa kaya matang. Sige, Jim, sa nina nga. Ano tayo sa washroom? Okay, bye-bye na kay Maya. Bye-bye. Sige na, bye-bye. Sige na. Bye! Ay, naku, hindi pa kayo gumawa ng kalaro ng bata. Naku, yan pa! Sayang, no? Dalawang linggo lang si ate dito. Paano sarang naman? Sarang matagal pa. O, hindi pwede kasi yung stricto ng boss niya. Nay, di ba? Doon sa isang pinagtatrabahuan niya. Oo. Bakit? Wala na ba siya doon sa tita Esther niya? Nandun pa rin. Kaya lamang eh, tatlo-tatlong pinapasok ang trabaho ni Ana ngayon eh. Ang sipag naman yan si sipag Ana. Sipag talaga. Ay, naku, totoo yan. Talagang masipag si ate. At sinasabihan ko yan, ha? Mm. Kasi ang sabi ng tita Esther niya, aba, kahit na may sakit, ayaw mag-a-absent. Mag-asawa na lang ho siya ng Amerikano para maging American citizen siya. Bakit? Pambihira ka talaga, Perry. Sa susunod, sasabihin mo sa akin kapag naubos na yung stocks, hindi yung kapag ubos na tsaka mo sasabihin sa akin. Ha? Alex! Sige, pasok yes, na. Sir. Alex, pare! Long time no see. Kumusta? Okay lang, mabuti. Kayo, kamusta ko kayo? Hmm? Okay naman. Mm-hmm. Mukhang may celebration kayo dito, ah. Oo, kasi graduation ni Rina, eh. Ah, talaga? Congratulations, Rina. Thank you. Excuse me, sir. Ubus na po yung ice natin. Ah, ganun ba? Ay,
Pumunta ka kay Agnes. Kumuha ka ng pera. Sir. Sige po. Anak ng pusa, pare. Sa'yo to? Ah, oo. Congrats! Salamat. Maraming salamat. Okay lang po kayo? The food is great. The food is great? Masarap. Okay lang. Good. Sige, mauna na po ako. If you need anything, just tell me. Sama po bahala sa inyo. Okay? Thank you. So enjoy your meal. Okay? Sige. Pinapasama mo. Kapag gusto ko ng kasama, si Robin ang pinapadala mo. Kapag nalulungkot ako, si Robin pa rin pinapadala mo. Sa araw ba nakasin natin, si Robin ang pinapadala mo sa akin? Tama na. Kanina ka pa eh. Because you promised to be with me tonight. At nagbago lahat dahil nakita mo yung ex-girlfriend mo. I don't know what you're talking about. Oh, come on, Alex. You know damn well what I'm talking about! Si Ana pa rin, hindi ba? All these years, si Ana pa rin ang nandyan! Sandy, please go home. Tell me! Why did you propose to me? Oh, I'm sorry. You did not propose to me. I asked. No, I begged. I begged. I always beg. Sandy, we're getting married in 2 months, okay? Really? Tumingin ka sa akin. Sabihin mo na mahal mo ko. Ng buong puso mo. Ng buong pagkatao mo. Na akong buhay mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sandy! Damn you! Pare, alam mo kung ano ang problema mo? You don't know how to take care of a good woman. Sandy! Ate? May restaurant na siya. Natupad niya na rin yung mga pangarap niya. Ate? Bakit ganun, Ina? Bakit ganun? Umalis ako dahil akala ko makakabuti para sa lahat. Pero bakit parang hindi? Nagkamali pa ko, Rina. Thank you.
buhay mo bang iisipin yan? Bakit di mo siya kausapin? Diba, may utang ka sa kanyang paliwanag dahil hindi ka nagpaalam sa kanya. Umalis ka. At siguro, ate, para na rin sa katahimikan ng kalooban mo. Mahal ka ni Alex. Pero di kaya ng pagmamahal mo sa akin. Mahal mo ako, di ba, Robin? Mahal mo ako. Mahal ko si Alex. Mahal niya si Anna. Weird, no? Sana, ganun na lang kasimple. Bakit po, ma'am? Sabi ho ng daddy ni Mr. Medina, nandito daw si Alex. Nasa taas po, tuloy kayo. Sarado pa kami. Ang sabi nila sa akin, palagi raw maraming tao dito sa restaurant mo. Natupad mo na rin yung mga pangarap mo. Should I say thanks to you? Alex. Ba't ka nagpunta rito? Babalik na ako sa Amerika sa susunod na linggo. At nagpapaalam ka? Aren't you 3 years too late? Gusto ko lang sanang magpaliwanag. Umalis ka na! Alex, gusto ko lang sanang makapag-usap tayo. Wala akong sasabihin sa isang katulad mo! I'm sorry. Sorry? For what? You're sorry for what? Na ginago mo ko? Na pinagmukha mo kong tanga? Alex, hindi ko naman kinusta. How dare you! Naghintay ako, Anna! Pinaasa mo ko! Pinakamahalagang araw yun sa buhay ko. Nating dalawa! Pero iniwan mo ko. Ano ngayon ang karapatan mong humingi ng tawad? Hindi mo kailanman malalaman kung gaano mo ako nasaktan! Wala akong choice! Choice? Choice?
Ano ang kailangan mong pagpilian? Hindi ba sabi mo, pupunta ka ng Amerika na gusto mong pagbigyan ng pamilya mo? Alex. Hindi ba bumayag naman ako? Hindi ba? Susunod ba nga ako sa'yo doon? So ano pa? Ano pa ang dapat mong pagpilian when I gave you the best choice? Ibinigay ko sa'yo lahat, Anna. I was willing to sacrifice everything for you. Pero binaliwala mo. Hindi pa rin ba sapat yung para sa'yo? Alex, hindi totoo yan. Ano ang totoo? Natakot ako na baka masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Sinungaling ka. Abot kami mo na lang ang mga pangarap mo nun, Alex. Tatalikuran mo lahat ng yan dahil sa akin. Paano kung wala mangyari sa atin sa Amerika? Paano kung hindi ka magtagumpay? Alex, anong babalikan mo dito? Hindi ko kaya pagkait sa iyo, Alex. Hindi ko kaya pagkait sa iyo. Maganda kinabukasan mo. How dare you decide my life for me? Dinesisyon naman buhay ko nang hindi mo ako kinausap? Dahil hindi kita kaya harapin. Anong hindi mo kaya? Kulang-gulo ko noon, Alex. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon mo. Natakot ako na baka mamaya. Hindi ko magawa ang alam kung tama at dapat dahil hindi kita kaya saktan. Hindi mo kaya saktan? Hindi mo kaya saktan! Look at me! Look at me! Pinatay mo ko, Anna! Pinatay mo tiwala ko! Pinatay mo puso't pagkatao ko! At ngayon nagsisimula ako muling mabuhay! At ngayon! Umalis ka na. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Kalimutan mo na ako. Ano? Sa tatlong taong nagkalayo tayo, natiis ko lahat ng paghihirap dahil nandito ka sa puso ko. Sa tuwing nalulungkot ako at gusto ko nang mamatay, pilit akong binubuhay ng pagmamahal ko sa iyo. Paano ko ay sasabihin sa puso ko na kalimutan ka? Para mo rin sinabing, huwag na akong mabuhay. I'm getting married. Ikakasal na kami ni Sandy. Well, 6 years is a long time para ma-realize ko at matanggap ko na kailanman, hindi yung papa sa akin na hindi akin. Sandy.
Balikan mo si Ana. Siya ang para sa'yo. But I hope we'd still be friends. But I will need time to be away from you. I'm sorry. Goodbye, Alex. Sorry sa nangyayari nung isang araw. Kailan namalis si Sandy? Kahapon? Kailan ang alis mo? Bukas. Anong nangyari sa atin, Ana? You would have been enough, you know? Well, past is past. So I guess this is goodbye. Sige. Pahinga ka na. Ana? Ha? Good luck. Kaya takakayanin mo, wala ka uli.
pero natatakot ako ulit masaktan. Hindi ka na masasaktan. Dahil buong buhay kitang mamahal.